Matindi ang paghahanda ni Martin Graff. Oh! Ay. Wow! Ito na nga siya, mga kalablam. Ang ganda niya dito. Grabe. Darna left the universe. Hala! Labas mga asomilya. What's up, mga kalablab? It's me again, Gerald Salidor, and welcome back to my YouTube channel. So, alam ko naman na lahat tayo, lahat buong mundo, ay sobrang excited na sa pagpapalabas ng Voltes 5. Inaabangan na talaga ito ng buong mundo at talaga namang sobrang gumagawa na ito ng ingay sa mga teaser, trailer pa lang, mga kalablab. Grabe. So, ito na nga dahil inireveal na, mga kalablab, ang limang mga bida sa Voltes 5. Syempre, hindi naman pwedeng walang kontrabida. At ito na nga, gagawa natin ng reaction kung sino-sino ang mga magiging kontrabida. Nakita ko sa Facebook na si Martin Del Rosario at si Lizelle ng Starstruck ang mga gaganap na sila, Zardoz at Zandra. Wow! Talaga naman, parang hindi na ako makapaghintay na ipalabas to, mga kalablab. Alam kong kayo rin naman ay sobrang excited na. Pero bago yan, mga kalablab, bago tayo mag-proceed sa ating reaction video, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka muna, kalablab, at syempre hit ang like button at ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong upload na videos. At syempre, magbabasa tayo ng mga comments ng mga netizens. Excited ako magbasa ng mga comments ng mga kalablab natin kasi alam kong lahat tayo ay nag-aabang. Excited akong makita kung ano ang inyong mga nagiging reaction dito sa pagpapakilala, syempre, kila Zardoz at Zandra. So mga kalablab, kung ready na kayo, tara, samahan nyo ako ngayon na mismo. So, here we go. Wow. Abang-abang to. Siya ang prinsipe ng wait lang. Siya ang prinsipe ng Buwazania. Sorry, hindi ko alam pa sa'yo. Buwazania na mangunguna sa pag-atake. Oh my God. Ito na siya, si Zardoz. At pananakop sa mundo. Siya rin ang main villain sa iconic anime series na Voltes 5. Alright. Prinsipe Zardoz. Ang role bilang si Prinsipe Zardoz. Oh, teka lang, yung ngiti. Parang, yung ngiti niya dito napaka-sweet. Parang hindi mo akalain na bagay sa kanya mag-kontrabida. Pero, huwag natin i-judge. Ngiti pa lang, oh, napaka-sweet, napaka-lambing. Nakuha ng isang kapuso actor na bihasa na sa iba't ibang genre. Oh my God! Abang-abang. Gaya ng comedy drama at syempre sa pagiging kontrabida. Yes! Oh, eto na. Wait lang. Yes, eto na nga. Marami na akong napanood na napatunayan itong si Mr. Martin Del Rosario sa kabila ng kanyang malaanghel na mukha. Gwapong mukha, di ba? Pero sa mga mga ginanapan niya bilang isang kontrabida, talagang napahanga ako. Alam mo yun, may iinis ka sa kanyang mga nagiging pagganap bilang kontrabida. Alam kong alam niyo yan dahil na kung talagang solid kapuso kayo at nanonood kayo ng mga palabas na ginanapan itong si Mr. Martin Del Rosario, wagas! Very effective to bilang isang kontrabida at sobrang excited na ako. Ngayon palang nai-imagine ko na kung anong mga gagawin niya ditong pagpapahirap sa mga bida. Alam naman natin yan. Kasi, alam ko kung paano umarte ito si Mr. Martin Del Rosario. Marami nang napatunayan to. At nakagawa na nga ng pangalan to. At ito ang isa sa pinaka-big break niya talaga. Itong Voltes 5. Yan! Woo! Nakaka-excite! Ito na nga! Let's continue! Oh, ang gwapo niya dito. Oh, ang sweet ng ngiti. Yan ay walang iba kundi si Mr. Martin Del Rosario! Siyempre, yung puso ko talaga bumabog na malakas kasi ano, gano'ng malaki itong project na to. Yes! Good rules sa
dumating sa akin, sa TV, sa movie. Pero kino-consider ko tong si Prince Arthur as my biggest break. Wow, talaga naman. Kaya nga na sinabi ko kaganina, isa ito sa pinaka-biggest break niya talaga, ang Voltes 5. Alam naman natin yan dahil sobrang ganda nitong... Alam nyo yan, teaser trailer pa lang eh, million-million na ang hinahakot ng views nito dito sa YouTube. How much more siguro pag ipinalabas na to? Lalo pat isang pinakamagaling na director ang magdidirect nito sa gaya ng director ng Encantadia. Nako, kaabang-abang wagas to. Hindi lang basta mananakop si Prince Zardos. Eto na nga. Dahil may connection din ang pagkataon niya sa ilan sa mga Voltes 5 member. Ah, talaga? Paano? Ito na para mas maging in character. Matindi ang paghahanda ni Martin Grau. Ay. Mapa-mental man o physical aspect. Wow. Kaming cast ng Voltes 5, matagal na, nung time na lockdown tayong lahat, nag-script-feeling na kami. Feeling is feeling lang. Iba pa yung wow. Nandun ka sa set. Ako nagpapaganda ako ng katawan to gain confidence. Kasi si maganda naman ang katawan niya eh. Confident, powerful, mas ang taas yung tingin niya sa sarili. Grabe. Sa pananalita pa lang, Mr. Martin Del Rosario, talagang confident na siya na magagampana niya talaga ng husto, ng tama ang kanyang role dito, no? Mga kalablab. Agree ba kayo? My God! Sobrang nai-excite na ako. Kailan kaya ipapalabas to? Wala akong ka-idea, mga kalablab. Kung may idea kayo, i-comment ko naman po dyan sa baba kung meron kayong idea kung kailan ipapalabas. Dahil nasa ibang bansa ako, so YouTube lang talaga ang aming pag-asa dito na mapanood to. Dito lang naman kami umaasa sa YouTube para mapanood namin ang mga palabas na paborito naming panoorin. Yan! Gaya ng Prima Donna. Sobrang paborito ko yan. Okay, sige, continue tayo. Kahit gaano kasama si Friend Zardos, may isang labis na nagmamahal sa kanya. Okay, eto na nga siguro si Zandra. Akala ko dati magkapatid sila dito. Sorry mga ka-90s, mga kalablab, ano, dahil hindi ko talaga nasubaybayan ang Voltes 5 nung bata ako. May kwento yan kung bakit. Gusto nyo bang ikwento ko sa inyo? Naku, maiiyak kayo mga kalablab. Baka ayokong kaawaan nyo ako. Huwag na, baka maiyak lang kayo. Sige, continue na tayo. Siguro si Sandra ang tinutukoy dito. Ito ay, sabi na nga ba eh. Ito ay si Sandra ang pinakatusong babae ang gaganap sa kanyang role. Wow! Ito na nga siya, mga kalablab. Ang ganda niya dito, grabe. Ngiti pa lang, mapangakit na. Nako nako, ang Starstruck Season 6 Avenger na si Lizelle Lopez. Grabe. Isa rin to sa pinakamagaling sa aktingan. Ang produkto ng Starstruck, mga kalablab. Ayan. Grabe, alam niyo galing din tong umarte si ano, si Lizelle Lopez. Grabe, napanood ko rin ang mga acting nito sa Magpakailanman, sa mga ginanapan niya, sa mga teleseryang pinagbidahan niya. Ay, hindi naman, hindi pa sila bida pala. Mga ano pa lang supporting role. Ito rin ang pinaka big break niya talaga. Sa masasabi ko, ito yung pinaka big break niya. Look pa lang talagang pangkontrabida na, di ba? Angas. Okay. Position ko ako, hindi siya yung usual na contrabida na like strong. I focus on the love for Zardos. And I think maybe that's the reason kung bakit ako yung napili. Ang sweet ng boses niya dito, ang lambing, ang galing. Nakaka-in-love. Bagay din silang maging love team talaga. Maganda, gwapo, mga bata pa po, no? Sana magampanan talaga nila. Tiwala naman ako na magagampanin talaga nila ng husto dahil sa napatunayan nilang mga pag-aarte, mga kalablab. Okay, bukod sa ganda at angking talino ni Zandra, bihasa rin siya sa pakikipaglaban. Ayan, abang-abang. Kaya naman para maging pasok sa role, walang pagod ring, pinag-aralan ni Lizelle ang Zord training. Wow! Boxing! Mukhang nga agawan pa yata ng karyer si Mr. Manny Pacquiao. Joke lang. Maging ang armies na magagamit niya sa araw doon ng fight scenes. Oh my God, akala niya po sobrang dali lang niya. Mapikat siya kapag matagal. And also, na-excited po sa mga fight scenes namin. I think
Kung nai-excite ka, ha, mas mga kaming mga nag-aabang. Naku! Hindi lang ako makapagantay dyan, promise. Araw-araw ako nag-search sa YouTube kung ano na bang ganap, kailan ipapalabas. Mga klab-lab, kung alam nyo naman, i-comment nyo naman po sa baba kung kailan ito ipapalabas. Woo! Parang, mas na-excite ako kasi ang early siya eh. Hindi ito yung usual na nakikita mo na. Grabe. So yun na nga mga kalablab. Yun na nga. Wow! Sobrang nakaka-excite na mga kalablab. Malapit na malapit na. Alam kong lahat tayo ay sobrang excited nang mapanood to. Kung kailan ipapalabas tong Voltage 5 Legacy na to. My God! Buong mundo inaabangan to, hindi lang Pilipinas. Alam kong buong mundo yan. Kasi katulad ko, nasa ibang bansa ako, nasa Qatar ako. Aba, inaabangan ko yan araw-araw mga kalablab. So magbasa tayo ng ilan sa mga comments ng ating mga kalablab dito sa pagpapakilala sa mga kontrabida na sila Zardoz at Zandra. Magbasa tayo ng comment mga kalablab. Basa-basa tayo ng comment. Eto na, sabi ni CJ David, go Prince Zardoz, ang kuya nila Steve. Ah, okay. Kuya nila to? Steve, Big Ibon, Big Ibon. At Little John. Ah, kaya pala may connection daw. Sasabi kanina doon, may connection siya. Ba't nyo na, ni-reveal nyo na mga kalablab? Sorry mga kalablab, hindi ko kasi talaga kabisado ang Voltage 5 dahil hindi ko tunas baybayan ng bata pa ako. Never kami nagkaroon ng TV nung bata pa ako. Alam nyo na, ayan. Ayan. Darna left the universe. Hello. Labas. Ay. Labas mga Asomilia fanfards. Asomilia. Grabe sila. Oh. No hate mga kalablab. Fanfards na bitter match sa Voltage 5 Legacy. Kudos to all the staff and production team of this live action adaptation of Voltage 5 Legacy. Good choice of casting. It's a very nice of faces. Yes, tama ka dyan kalablab na Anita Gubalane. Talagang good choice sa casting. Dahil napakagagaling nito, lalo na si Master Mas, ano? Martin Del Rosario at Lise Lopez. Sigurado na mga madadala talaga nila ng 101% ang kanilang mga karakter dito. I'm confident. Okay. At ang sabi naman po ni Ensos, mga bashers, hala, Victor Magtanggol 2.0. Ayan. Pati ba naman si Victor Magtanggol na nananahimik na? Naku, naidamay pa. Gosh. Gosh. Mga pusa sa labas. Gosh, nakita nyo ba kung gaano nag-fail ang ABS-CBN sa Jessebo at Bagani? Dagdag mo pa yung Starla at kung anong fantaserye na one sa panatime level ang effects. Dagdag mo pa yung 10 years na paghihintay sa 10 years talaga, grabe ka karablab. Nahirap sila sundan sa daming ginawang masterpiece na ginawa ng GMA nakatuon lang sa MV. Ano ba yung MV? Voltage Megacy? Choke lang. Ayan. Sabi ni Philip Pippins, ayan. Kapatid niya kasi sila Steve Armstrong, Big Bird, at Little John. Ah, talaga. Kaya pala. Kaya connected siya sa Voltage 5. Spoiler alert. Hahaha. Kung magkakapatid sila dito, naku, nakaka-excite ka abang-abang ang mga mangyayari dito. Paano niya pahihirapan yung mga kapatid niya? Yun ang nakakan. Alam ba nila dito magkakapatid sila o malalaman lang nila sa dulo? Yan ang abang natin mga kalablab. Okay. Sabi naman ni Johara Pangilinan na Zardoz is I half brother ng half brother lang. Okay. Pili tayo dito ng ibang comment. Ako lang ba yung abang na, hindi lang ikaw kalablab na John Paul Conche? Dahil lahat tayo, lalo na ako, araw-araw ako nagsearch sa YouTube kung kailan ipapalabas to. Dahil sobrang excited na ako, hindi na ako natutulog eh. Charot. Joke lang. Hahaha, basta good luck sa editing. Tingnan natin kung talaga bang pinagkagastusan. At isa ba talaga sa malaking proyekto? Oo naman, lalo na si Derek Marayes ang magdadirect nito mga kalablab. Ang director ng Encantadia na Encantadia 1 at saka Encantadia 2. Naku, wala na. Finish na. May nanalo na. Sigurado.
abot hanggang langit na naman ang ratings nito mga kalablab. So yun lang mga kalablab, sana nagustuhan nyo ang ating reaction video for today sa ating pinaka-inaabang teleserye, fantaserye to be exact ng GMA, ang Voltage 5 Legacy. My God mga kalablab, ano po ba ang masasabi nyo dito? Meron po ba kayong mako-comment? Kung meron kayong masasabi dito, i-comment nyo lang po yan sa baba. Kung meron kayong masasabi, sabihin nyo na huwag na kayong mahiya, okay lang yan. Kahit i-bass nyo ko, kahit i-unlike nyo to, okay lang sa akin yan mga kalablab. Ang importante, love na love natin ang isa't isa at iisa ang ating hangarin, ang suportahan ang Voltage 5 Legacy ng GMA soon on television. At sana naman i-upload nila araw-araw sa YouTube ang kanilang mga episodes, dahil kawawa naman kami mga nandito sa ibang bansa na umaasa lang sa YouTube. Di ba mga kalablab? Tama ba ako? Please lang GMA. Ayan. So, yun po mga kalablab. Kita-kita po tayo muli sa aking susunod na reaction video, sa aking susunod mga vlog. Muli, ito po muli ang inyong kalablab. Walang iba kundi si Gerald Solidor. Maraming salamat po. Ayan, paalam!